guests. We welcome you to this auspicious gathering. An august moment for the pursuit of knowledge. That is offered for the glory of your name. We do not wish to ask you more than just you joining us today. But we look forward to your heavenly grace. To amplify the desire for truth. To look up for and become prudent to learning. Keep us grounded in your love and mercy. As we traverse a challenging path. To keeping the inclination of understanding. You and your most awe-inspiring creation. Be with us, O Lord. And descend your spirit on us. To maintain an earnest desire. The knowledge, truth, and understanding you. The guide of the wise, the stronghold of the learned. This we ask through Christ, our Lord. Amen. Muli, magandang hapon po sa ating lahat and welcome po sa ating forum ngayong hapon. Naku, napakadami po nating participants ngayong hapon. Ano? Nasa 65 participants na po tayo ngayong hapon. At syempre, live na live din po tayo sa Facebook.
Facebook Live po, no, sa Facebook page po ng DOS Team Maropa. Sinend ko rin po sa chat box itong link po for the Facebook Live para i-share din po natin sa ating mga colleagues and kaibigan at kapamilya po. No. Okay. So ngayon, hindi ko na patatagalin pa po. No. Dako na po tayo sa ating unang speaker po ngayong hapon. Our speaker started this R&D career po as a research assistant at the Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PhilVolx before joining a team of Geographic Information System or GIS practitioners as a trainer and developer offering customized GIS applications for private companies and different LGUs. He later joined the DOST Project NOAA as a GIS specialist before moving to the DOST PhilLiDAR 2 program, wherein he became the chief researcher in hydrologic data extraction from LiDAR data. He was also the project lead in the DOST ASSIS DATOS project, which specializes in AI and ML applications of space technology. Ladies and gentlemen, upang pag-usapan ang applying AI-based models to Earth observation data, the Senior Science Research Specialist of DOST Advanced Science and Technology Institute, ladies and gentlemen, please welcome Engineer Roel M. De La Cruz. Engineer? Hello. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po. So let me share my screen. Okay. So tulad ng sinabi ng ating host, si Sir Dave, I will be discussing yung applying artificial intelligence-based models for Earth observation data. Okay. So, first, discuss ko muna yung ano, kung bakit ito yung napili namin na gagawin na research. So, to give you an introduction, we have registered 7,389 satellites sa UNOSA, sa may isang body ng UN na nagmo-monitor ng mga satellites na ito. So kung mag-send ka ng satellites sa space, kailangan siyang i-register doon. Well, marami sa kanila ay communication satellites, so more than almost 2,000 of them. And yung EO satellites, yung Earth observing satellites na tinatawag, or yung kumukuha ng data, okay, sa mundo, ay merong almost 1,000 din, 900 plus. So sobrang dami noon at madaming data yung napoproduce noon in terabytes per day. Okay, so there are other satellites like navigation satellites, yung mga earth science satellites o sa ating mga kumukuha ng atmospheric conditions natin, yung ginagamit sa weather forecasting, may mga iba din nagmo-monitor ng movement ng mga glaciers, kung gaano kainit yung dagat, gaano kainit yung atmosphere, etc. So napakalaki yung bilang ng earth observing satellites na tinatawag natin, or mas siguro mas sanay tayo sa tawag na satellite images lang. Okay? So ayun, dahil sobrang dami nila, actually pwede niyo siyang i-view, merong isang website kung saan pwede niyo i-visualize. Actually medyo nakikita niyo dito gumagalaw yung mga satellites, malalaman niyo kung nasaan sila. maps.esri.com/rcsat2index, that's HTML. Isasend ko mamaya yung link after ng talk ko dun sa group chat para ma-browse nyo, kung ma-visualize nyo din yung mga iba't ibang satellites natin na available. Okay? So, introduce ko muna din kayo sa DOST as the SNT infrastructure. So, ito yung ginagamit namin to produce the outputs that I will be discussing later on. Okay? So, excuse me. First is yung PREGNET. Ang tawag doon ay Philippine Research Education and Government Information Network. Okay? So isa siyang REN, so REN, so Research and Education Network na nagko-connect sa mga ahensya tulad ng DOST, ST, well ng DOST na rin, other government agencies saka mga educational institutions. Mabilis na internet ito, actually gigabyte per second yung bilangan ng speed, at na may connection din ito sa iba't ibang parte ng mundo. Meron sa Singapore, meron sa Japan, meron sa US, sa Guam, and so on. So may mga nakakonect tayo, may parte tayo na ng bandwidth dun sa mga cables na nasa ilalim ng dagat para makakuha tayo ng mabilis na information for research purposes. So yun yung gamit ng PREGNET. And ito din yung backbone na ginagamit ng ating DICT. Okay? So yun yung PREGNET. So kung gagamit ka kasi ng mga satellite data or EO data,
malalaki sila in terms of gigabytes or terabytes kung gagamit ka ng temporal na imagery. So kung ang internet mo ay 10 Mbps, it will take you days or weeks para i-transfer yung ganung klase ng information. Ngayon, if you're talking about DRR, syempre, lalo pag emergency, medyo panis na yung data bago mo pa makuha. So malaking tulong sa atin yung Preginet para mag-transfer ng ganun kabilis ng mga data sets natin. Okay. Another one is yung Pedro Center. The Pedro Center, siya yung pinakaunang ground receiving station sa Pilipinas. So ang ginagawa naman nito ay siya yung nagsasend ng command sa ating mga satellite at nagre-receive din ng data mula sa kanila. Okay? Since we're sending satellites in space now, so kailangan din natin ng ground receiving stations. Now we have 3 ground receiving stations across the country. Yung una ay yung nandito sa opisina namin dito sa ASTI. Tapos yung nasa picture dito sa ilalim, kung mapapansin ninyo, ito yung command center, sura ng command center. Tapos meron tayong isang malaki sa Davao City, yun yung pinakamalaki natin. Yung nasa ASTI, itong natatakpan ng radome na ito, ay 3.5 meter lang yung laki, pero yung nasa Davao ay 7 meters yung laki. So mas malaki siya. And then meron din tayong isa pa sa Iloilo na ongoing yung commissioning. So magkakaroon tayo ng 3 later on na distributed across the country. Meron tayo sa Luzon, meron tayo sa Visayas, at meron tayo sa Mindanao. Okay? So, ano ba yung mga meron si Pedro Center? So, itong mga nandito sa baba, okay, yung subscription satellites natin, ito ay ito yung may subscription si Pedro Center. So ito yung mga commercial satellites, ito yung mga mamahaling satellites na nagsusubscribe tayo para maipamigay ng libre sa mga ahensya ng gobyerno at sa mga estudyante, mga nag-aaral para dito. Okay, so libre lang po siyang pinapamigay. So meron tayong Comsat 3, Comsat 5, so optical ito, yung kumukuha ng parang sa Google Earth, yung picture na nakukuha niya. Ito naman ay radar. Teka lang, maglagay ako nito. Ito din ay optical. So meron din tayong Worldview 2. Optical din siya. Yung parang yung nakikita nyo sa Google Earth. Worldview 3, same. Tapos Dove, 3 meter resolution. So kung mapapansin nyo, bawat isang satellite na nandito ay may kanya-kanyang revisit period. Yung iba, every day dumadaan siya sa isang lugar. So yung iba, every 3 days, etc. So pwede tayong mag-capture ng image, okay, sa kahit na saang parte ng Pilipinas kapag may pangangailangan. So yun yung advantage. Okay, kahit daily, kung halimbawa gusto niyo bukas, as long as hindi ganun katindi yung cloud cover, ay makakuha tayo. Napakalaking tulong nito sa ating mga DRR agencies. Maliban dito sa subscription ng Pedro, meron tayong free images na mostly ginagamit namin dito sa DOST ASTI. So of course, the Landsat 8, although mababa yung resolution niya, 30 meters, at every 16 days lang siya dumadaan sa isang lugar. Meron ding Sentinel 1, radar ito, Sentinel 2, optical din, and Sentinel 3 para sa atmospheric observations. Yung mga radar satellites tulad ng Sentinel 1, ng Comsat 5, and itong Novasar ay kaya nilang tumagos sa ulap. So kahit na gabi o kaya kahit na maulap o dun sa isang lugar, pwede tayong kumuha ng image ng surface. So yun yung advantage naman ng SAR, synthetic aperture radar na tinatawag. Sa katunayan, partner tayo ng Novasar. This is a big satellite. Novasar 1, meron tayong 10% imaging capacity. So atin yun. So bawat every time na dumadaan siya sa Pilipinas, around 4 times a day, no? Nagagamit natin siya, nautusan natin siya na kumuha ng image kung saan-saan, pwedeng sa lupa or pwede sa dagat. Kasi may maritime mode itong satellite na ito. So nakakapture natin yung mga barko sa dagat. Okay? Yun din yung isa sa advantage nito. At may AIS siya, so nakaka-receive siya ng signal galing sa mga barko from space. So, yun. Ito, pinondohan ng DOST, ini-implement ngayon ng DOST ASTI para magkaroon tayo nito. So, mostly, ang ginagamit natin siya pag may disaster events or flooding purposes, tapos ang main na trabaho niya ay sa monitoring ng ating maritime domain. So, aside from that, of course, meron tayo nitong Diwata satellites. Si Diwata 1 ay wala na. Si Diwata 2 yung lumilipad pa. And yung Maya 1, 2, 3, 4, kaka-launch lang nung huling dalawa nitong nakaraan. So yun yung mga
experimental satellites na, ginagawa ng mga scientists natin, mga Pinoy scientists, para magkaroon tayo ng knowledge base, para magkaroon tayo ng experts kung paano gumawa ng satellite, paano mag-manufacture, paano magpadala sa space, paano siya i-control, and so on. Okay? So, okay, I hope you're seeing my slides. Okay. Next is yung meron din tayong DOST-STVRS. Pwede nyo i-download dyan at ilagay sa mga cellphone nyo. So, syempre, may pandemic ngayon, so hindi nyo mapuntahan yung command center natin. Pwede nyo i-download to sa cellphone ninyo at may virtual reality to. So, magagawa nyo yung virtual visit dito sa ground receiving station natin. Pwede kayong pumasok sa antenna, tumalon sa mga satellite. May mga models yung mga satellites na to, tapos nandiyan din yung mga details niyan. So pwede niyong paglaruan. And kung mahilig kayo maglaro, may mga nakatago din na games diyan na pwede niyong paglaruan kung sakali. Okay, that's the Pedro Center. So meron tayong Praginet para sa mabilis na transfer ng dataset. Meron tayong Pedro Center para sa provision ng satellite imagery. Next is meron tayong Computing and Archiving Research Environment, CORE facility. Ito yung high performance computing facility ng DOST-ASTI. In short, isa siyang supercomputer. Okay, so ganito yung itsura niya sa loob dun sa isang site. So meron tayong supercomputer. Tapos dito nagpo-process. Okay, dito natin pinoprocess yung mga imagery, yung mga dataset na yon para sa iba't ibang klase ng application. This one is just a diagram on how we access yung HPC. Kung ito yung HPC natin, yung supercomputer natin, meron yung CPU, meron yung GPU, meron yung storage devices. So malalaki siya. Based from the statistics from here, so far meron kami ngayong 3,000 physical cores, 20,000 CUDA cores. So equivalent yan sa 1,488 na gaming laptops kung gusto mong i-cluster lahat ng gaming laptops na yun. So ganun siya kalakas. So far right now, ang speed nito ay 62.4 teraflops. So medyo malayo tayo sa top 10, top 100, ganun. Pero this is a decent HPC na nagagamit natin dito. And we have 2.7 petabytes of storage. Okay? Okay. So we have that infrastructure. So mabilis na internet, source ng dataset, at computing power. So the challenge now is this one. So in disaster response, saka sa monitoring, kailangan natin ng rapid map generation, mabilis. Okay? So, kasi time is the essence. Ngayon, kung mag-process ka ng satellite imagery, mabigat siya. We know that. Tapos, it takes high-skilled people to do that. And mahirap siyang i-ingest. Matagal siyang i-process. Lalo na if you do it manually. Okay? And maliban dyan, sa disaster response and monitoring na application, wala tayong inventory. Okay? So, halimbawa, may coconut plantation, nagkaroon ng bagyo, naubos, hindi na update yung inventory natin kung ilan ba yung nakatayong coconuts. So, yun yung mistake natin. But given yung dami ng satellite imagery na meron tayo, we can easily update that in mere minutes. Okay? So, ganun kabilis dapat yung magiging update natin. So, how can we do that? So, the solution is, we use data science and artificial intelligence. Okay, so since yun yung title ng talk, so we already know this this is coming, no? So now, bakit gumagamit ng AI or specifically yung deep learning na tinatawag? Kasi AI ay medyo malaking ano din siya. So sa loob ng AI, merong machine learning, parte ng AI yun. Sa loob ng machine learning, kasama yung neural networks. And sa loob ng neural networks na method ay nasa loob pa niya yung deep neural networks or yung tinatawag na deep learning. So, isa siyang malaking field yung artificial intelligence. So, may AI na natututo, may AI na hindi natututo. So, yung mga AI na natututo, ito yung machine learning. Okay? So, machine learning ay merong neural networks. So, we use neural network. Okay. Bakit? Bakit namin ginagamitan ng neural networks yung satellite imagery? So, this is an actual example ng isang Landsat na image na 30 meter resolution. So, ito yung makukuha nyo, madadownload nyo. If you use a typical remote sensing process, yung pinakamadali yung nilagay namin dito, maximum likelihood classifier, at mag-extract ka ng land cover, ganito yung klase ng land cover na magagawa mo. If you tried it before, makakarelate kayo dito, ang hirap mag-classify. But, using neural networks, ganito yung quality ng land cover na magagawa mo. So, mag-zoom in tayo ng konti. So, ito yung same image. So, ito yung isang portion ng image.
Tapos kapag you classify it manually, ganito yung magiging itsura. Trust me, best effort na yung paggawa nito. Pero kung may enough training data ka at makapag-train ka ng isang AI model to do it for you, ganito yung magiging klase ng magagawa mo na information. Okay? So, di ba? Ang laki ng difference. And ito, matagal mong gagawin at uulit-ulitin mong gagawin lahat ng pinagdaanan mo pag may bago kang data. In here, kapag nakapag-train ka na properly ng isang model, hindi mo na uulitin yung buong proseso mo kapag gagawin mo na yon sa sunod na satellite image. Okay? So, malaki yung time na sa-save. So, maghirap ka ngayon para mag-train ng AI model and then anihin mo later yung pinaghirapan mo at mabilis na lang yung extraction ng information. So, that's what we did. Okay? So, now let's see. Ipakilala ko muna sa inyo yung Datus Project. Datus Project was a DOST-funded project. Okay? So, ang main purpose nito actually is to provide support before, during, and after disaster events in the country. So, yun yung binigay na task sa amin noon. Actually, nag-start nung mga late 2017, natapos yung project nung February 2020. Ngayon, it's now a service of DOST ASCII. Okay? So, yung team ay merong programmers and developers. Sila yung may hawak ng AI natin. Meron tayong remote sensing experts. Sila yung gumagawa ng image interpretation, and meron tayong GIS experts, sila yung gumagawa ng mga mapping applications. So, ang flow ng information ay ganito. From PREGINET, okay, yung ating REN, ipapasa yung satellite imagery from Pedro Center, papunta sa core facility, yung high performance computing facility natin. Tapos, dito na gagawin ng Datus team yung mga AI maps natin. Okay, so ganun yung flow ng information. That's why ang prerequisite nito ay yung infrastructure ng DOST-ST, which is free to everyone. I am assuming na lahat ng nandito ay government employees and students. So, lahat ng ito ay pwede nyong gamitin for free nang walang bayad. Okay? So, ayun. So, usually ang ginagawa namin, lahat ng satellite imagery or Earth observation data na tinatawag natin ay nilalagay sa loob ng HPC. So, dalawa yung process. Either you detect or segment yung imagery, gagamitin yung mga GPUs natin. Yung GPU natin, yung sa gaming laptop, di ba, may mga GPU yun para mabilis yung maganda yung graphics mo. Yun. Yung GPU or graphical processing unit, magaling siyang mag-process ng imagery, mabilis. Okay? Imageries are matrices ng information, di ba? Per pixel yun. So, bawat pixel na yun may value. So, magaling yung GPU doon. That's why dito namin pinoprocess yan. Now, if we want time series analysis, so far, ang meron kami ay CPU intensive na CPU na process para i-produce yung mga maps and analysis natin. So, unahin natin itong object detection and segmentation kung paano siya ginagawa. Okay. So, this is a simplified workflow. Siyempre, una, magpo-process tayo ng satellite imagery kaya hindi pwedeng mawala yung remote sensing people natin. Dito nila gagawin yung mga radiometric corrections, atmospheric corrections, geometric corrections. Kung gagamit ng radar, SAR pre-processing or calibration, dito gagawin lahat yan ng mga remote sensing people natin. And then, gagawa sila ngayon ng training data. Okay, wala dito sa slides ko, pero meron akong illustration kung paano natututo ang isang AI model, specifically yung neural networks na tinatawag. Imagine kung may mga anak na tayo. Yung anak mo, bago niya matutunan kung anong itsura ng isang aso, ay maraming pictures ng aso yung pinakita mo. Di ba? Or yan, aso yan. Nuro mo kung anong itsura ng aso. Eventually, dahil madami na siyang information, lagi niyang nakikita yung aso, alam na niya na pag nakita siya ng ganun, aso to. So ganun. So bigyan mo siya ng maraming training data, maraming picture ng gusto mong ipakita, para matutunan niya na ganun yung tinutukoy mo. So kung pusa naman, bigyan mo ng maraming pictures ng pusa para matutunan na ganun yung itsura ng pusa para mag nakakita siya ng pusa later on, alam niya na pusa 'yon. So ganun yung basic explanation kung paano tayo nagto-train ng isang AI model. Kaya may training data preparation na part dito. So hindi siya natututo on its own, kailangan mo siyang bigyan. Isa siyang nagsisimula kami lagi sa blank na AI model. So, isa siyang blankong utak. It's a blank brain, quote-unquote brain. Tapos, nilalagyan natin ng information, no, para matutunan niya kung ano yung gusto natin ipagawa sa kanya. So, dyan papasok yung mga GISRS people natin. So, gagawa sila ng training data. For example, gusto mong mag-detect ng water bodies, ng ilog.
So ngayon, bibigyan mo siya ng itsura ng ilog sa satellite imagery. Maraming itsura ng ilog sa isang satellite imagery. Para pag nakakita siya ng ganon, sa susunod na satellite imagery, alam niyang ilog yun. And so on. Ganoon din sa built-up areas, sa vegetated areas, sa mga trees, coconuts, mangoes, and so on. So ganun siya tinitrain. Ngayon, siyempre, i-fine-tune natin yung training niya kasi baka magkamali siya and so on. Or may mga maling training data, nasisira yung learning niya. Kumbaga, nalilito siya. Bakit siya? So alamin mo ba't siya nalilito? So yun yung i-a-adjust mo ngayon yung mga parameters niya. Everything is mathematics here. Everything is numbers. So yun yung mga i-a-adjust natin. And then, of course, we do field validation para malaman natin kung gaano siya kagaling mag-detect ng information. Ngayon, may dalawang klase nito. Kaya nakalagay dyan, object detection and segmentation. So yung difference ng dalawa is, kung meron kang picture, sasabihin mo lang kung ano yan. May tao dyan, may sheep, and may dog. So classification lang yun. Okay? Madali tayong magturo sa AI ng ganun. Next step is yung detection. Sasabihin niya sa'yo kung nasa ang parte ng image yung tao, nasa ang parte ng image yung sheep, at nasa ang parte ng image yung dog. So ito yung detection. So may mga bagay na applicable yung detection at applicable yung segmentation. For example, magde-detect ka ng puno. Hindi mo naman kailangan i-drawing yung crown ng puno kasi nagbabago yan through time. Posibleng sa satellite image mo ngayon ay medyo oblong siya. Sa satellite image mo next week ay bilog na siya. So useless kung mag-segmentation tayo. So ang ginagawa natin doon, binabox lang natin indicating na may puno doon sa lugar na yon, doon sa gusto mong klase ng puno na mag-detect. Kaya siya detection. Sa segmentation, yun na yung dinodrawing na niya yung extents, yung boundaries ng objects na gusto mong i-detect, na i-segment, actually. So, yung application nito is land cover, for example. So, gusto mong malaman yung bounds kasi ng isang land cover. So, that's why kailangan mo siyang segmented. So, yun yung difference ng detection and segmentation. So, depende sa application mo. Now, we also do time series analysis at machine learning din siya. So, gumamit kami ng voice recognition method para maghanap ng seasonal crops. So, imagine na parang ganito. Meron kang temporal na satellite image. So, madami yan. So, halimbawa, every 12 days. So, pagpatung-patungin mo yung 1 year worth ng satellite imagery. Tapos, kung alam mo yung signature na hinahanap mo, parang ganito. So, alam mo na umaangat, bumababa. May template ka kumbaga, parang ito. So, alam mo na ang template ng sugarcane ay ganito in 1 year. So, hahanapin mo tong pattern na to dun sa stack ng satellite imagery mo. So, yun dun namin ginagamit yung time series. Kasi pag nag-ani, syempre, hindi masyadong malakas yung backscatter value sa radar. Tapos pag lumalaki yung halaman, tumataas din yung backscatter value. Pag inani ulit, nagbumabagsak din siya ulit. So, that's why ganito yung itsura ng pattern na hinahanap. Okay? Ayan. So, ganun din yung process. Of course, yung process, maghanap ka ng pattern, then ayusin mo yung parameters mo para matutunan niya, para makapaghanap ng tamang time series, and then you do validation. Now, i-apply na ngayon natin. Saan natin pwedeng i-apply yung diniscuss ko, no? For DRR, for example. So, una, yung pinaka-common na products na pinaproduce namin is yung flood impact maps. Iba po ito sa flood hazard map. Yung flood hazard map, will be discussed later, ay yung possibility, yung probability na magkaroon ng baha dyan na ganito kataas. Kaya tayo may low, medium, saka high risk ng hazard. So, ang ginagawa namin ay hindi flood hazard map, kundi flood impact map. Kung ano yung totoong binaha nung nagkaroon ng flooding event. Okay? As seen by satellite image. So, sinabi ko nga kanina, meron tayong satellite na tumatagos sa cloud. So, SAR yung gamit namin dito, radar. So, itong mga pula na ito, okay, ay yung totoong inabot ng tubig. Extents, hindi ito lalim. Extents siya ng tubig. Okay? So, ito siya. Now, to give you an idea, so usually, gumagamit kami ng tatlong image rito. May pre-event images, before images. So napaprocess na namin ito. And then dadating yung satellite para mag-capture ng image. So makakarating sa ground receiving station yung mga image. So within 2 hours maximum, ay naprocess na namin siya. Walang human intervention dito. Ang human intervention na lang dito ay yung pag-email sa inyo
ng data set. So kung nakakatanggap kayo ng email from the Datos Project, so ito 'yon. So fully fully automated na yung processing mula sa mula sa pag-download, pati pag-download hanggang sa process, hanggang maging vector file siya, hanggang maging shape file siya. Tapos pag may shape files na, automated na rin yung pag-layout natin ng mapa. Tapos yun na yung ina-upload natin sa Facebook. So yun yung manual part of it. So ayun. Now, although not specifically for DRR, dinagdag ko lang ito kasi pwede, ito yung isa sa nagagamit for DRR applications, land cover. Ito yung land cover na nagagawa from AI models. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5. So, merong 5 types of land cover dito sa image na to. Usually, sa isang scene ng satellite imagery at around siguro 10 by 10 kilometers, it takes 8 minutes to process it. So, 8 minutes para magkaroon ka ng land cover times 1, 2, 3, 4, 5. So, 8 times 5, that's 40 minutes. In 40 minutes, magagawa mo na itong ganitong klase ng mapa. Actually, maliit lang ito. Mas malaki dapat yan. Isa sa isang 10 by 10 kilometer, roughly, ay kaya mong in 40 minutes, pwede mong gawin yun. Paano natin siya ma-apply? So, ganito. Ito yung isang landslide image sa Benguet. Last time, okay? Mas maliit siya and planet yung resolution, kaya 2 minutes lang yung processing time. So, what we did dito ni-run yung built-up area AI natin sa image na to. Tingnan nyo yung image. This is the actual image used. Cloudy. Pero yung AI model natin, na-extract pa rin nyo yung mga built-up areas dun sa paligid. And using false color imagery, nahanap namin na nandito yung extents ng landslide. So makamansin natin dito sa baba, meron talagang built-up doon. So maraming natabunan that time dito sa part na to. Okay? So ayun. Yun yung isa sa pwede nating panggamitan ng optical satellite images. Isa pang example ay yung assessment ng earthquake damage, earthquake damage. So, using yung land cover AI model na natrain natin, ang ginawa namin is nagdetect kami ng land cover dyan sa lugar na yan bago magkaroon ng earthquake. So, took minutes ulit. Ganito kalaking area. So, ngayon, after ng earthquake, nag-detect ulit kami ng land cover. Sorry. Nag-autoplay yung slides ko. So, after, tapos hinanap namin yung mga may sudden change ng classification from vegetated areas tas biglang naging bare soil. So, yung mga ngayon ay in-interpret namin as potential landslide areas. Ngayon, kung ikaw ay pupunta sa field with an army of 100 people, hindi mo kayang i-process, hindi mo kayang i-delineate lahat ng landslide extents na yan in a week, for example. Pero if you have satellite imagery, if you have AI models, you can do that in mere minutes. Okay, so yun yung advantage naman ng paggamit natin dito. So we can also do that in assessing forest fire, okay? Tapos pinush pa namin lalo, trinay namin na mag-detect ng damage sa Marawi. So ito naman yung naging result niya, na-extract naman niya properly. Hindi pa namin na-perfect ito kasi yung mga cementerio ay na-detect namin as damaged areas kasi yung kawasak, parang wasak yung itsura niya, that's why. Okay. So yung sa iba pang application ng satellite imagery, ito naman yung mga hindi na ginamitan ng AI pero pwede pa rin convert sa AI. Kung naalala niyo yung landslide last time sa Naga Cebu, so we had satellite imagery, so nabalitaan lang namin to sa radyo actually, hindi namin nabalitaan sa news nung hapon. Umaga nangyari lang slide, nabalitaan namin sa radyo nung hapon. So mga alas 5 ko yata, so pauwi na kami tapos kinailangan namin ganito. So using yung lumang satellite imagery, so dinelineate namin yung extents habang kausap yung mga tao sa ground, like yung mga taga doon. Ah, hanggang saan po ba? Tama po ba ito? Ah yes, tama po yan. Dapat hanggang dito. Ngayon nung nagpa-task ng satellite imagery using yung COMSAT-3, kinabukasan, kaya nakuha natin itong extents na ito. Okay. Ngayon, ang ginawa natin, plinat yung mga houses. Actually, originally, points lang namin plinat yung houses. Wala pa kaming AI model to detect houses noon. Tapos, tinawagan namin yung mga friends namin from UP Cebu. Okay? Tapos, dun sa PhilLiDAR program, nakasama na yung team kasi ng Datos Project ay galing sa PhilLiDAR program. So, may connection kami sa kanila. So, since na LiDAR project sila, meron silang house footprints dun sa lugar. So, yun yung in-overlay natin. In-extract natin yung coordinates. Sinend natin sa UP Cebu yung mapa.
Tapos, print ng mga friends natin sa UP Cebu at dinala sa Naga City the next day. So yun na yung ginamit ng mga rescuers, hinati-hati na yung mapa para magkaroon ng targeted rescue. Ngayon, dati, random lang silang naghuhukay. Pero nung dumating na yung coordinates natin, since may mga handheld GPS sila tulad nitong si Kuya dito, so pwede na nila ngayon maghukay directly kung saan yung coordinates ng bahay kasi yun yung kasi meron tayong data na to. Now, ang hindi namin naisip ay nag-flow pala yung lupa. So ibig sabihin na displace yung mga original na bahay. So meron ding isang team ng practitioners na nagpalipad ng drone, tapos inanalyze nila yung flow, tapos nilagyan ng displacement. So inadjust yung coordinates para mag-match dun sa computed displacement. So ayun, nung nag-hukay sila, yun na, sakto na yung bahay na nakuha. And after 3 days, ay nakakuha pa sila ng buhay doon. So this is a very good example on how we use mapping technologies and satellite imageries sa rescue operations sa mga ganitong klase ng sakuna, ng disaster. Okay? So you can also use it to detect yung health ng mga halaman natin bago siya mag-manifest sa ground. Kasi yung mga satellite imagery natin na optical, merong infrared. Yun, hindi nakikita ng mata natin pero nakikita ng infrared. So bago pa mag-manifest dun sa dahon ng halaman yung health niya, ay nakikita na ng satellite imagery yun. So nung nagkaroon ng drought nung nakaraan, we did it for the entire Philippines kasi meron tayong supercomputer. So this is an example nung data sa Mindoro, pero meron available yan for the whole Philippines. And also we also collaborate with our friends from FIVOX. Nagpo-process ng satellite imagery para malaman kung nasaan hanggang saan yung extent ng ashfall. So ito NDVI difference lang. So ibig sabihin kung gaano kadami yung vegetation. So pag natabunan ng ash yung vegetation natin, so hindi na ma-detect masyado ng satellite imagery na vegetated siya kasi may ash na sa ibabaw. So pag bumaba yung vegetation cover niya, na pwede natin siyang interpret as ito na apektuhan din to ng ashfall. Okay. So maliban diyan na applications, we can also use it for change detection. Palililipat ako ng slides. Using yung satellite imagery natin. So since yung planet, as I discussed earlier, ay merong daily imagery anywhere, okay, as long as hindi cloudy. So pag may mga nangyayaring disaster events, pero tayong gumawa ng mga ganitong klase ng information. So ito yung before the earthquake, tapos pagkatapos ng earthquake, mapapansin niyo yung extents ng mga to, okay, yung mga bumagsak na walls, kung ano man tawag diyan, yung mga bangin, okay? So makikita natin yung extents. So some other areas, so ito siya before, okay? And then nakikita niyo ba yung slide ko? Hindi, no? Sorry. Okay. This one, nakikita niyo na yung planet. Yan. Sorry, na-explain ko, pero ito pala siya. Okay, so magagamit natin siya yung before and after imageries natin. I hope nakikita niyo na yung slider ko. Okay, so this one. And then sa ibang lugar naman, so ganito siya dati. And then yung after the earthquake, ganito yung nangyari. So yung ganitong kasimpleng analysis na change detection ay makakatulong na sa ating mga local government kung paano i-assess yung damage at kung ano yung mga pwede nilang gawin para sa mga ganitong bagay. Okay? So I hope nakikita niyo yung slides. Yung screen ko. Okay. So so yun lang. Ito rin yung laman ng slider. Okay? So i-next ko nila. You can also zoom in. So ito hindi pa aligned na satellite imagery. So kumbaga raw pa to, kaya medyo blurry yung itsura. So mapapansin niyo rin yung changes. So before, ito yung before the event. So after the earthquake event, nung nagtayo sila ng mga tents dito, yun sa mga open spaces nila. So kaya mapapansin niyo puno na ng tent. yung sa Batanes. Okay. So although ginagawa ito ng FIVOX, we also do processing. So sinasend din namin sa kanila and minsan nag-exchange din ng notes regarding this processes. So kung using temporal images from SAR, kasi yung mga radar natin from space, nakaka-detect yan ng millimeters of movement. Okay?
So from 600 kilometers away, they can detect millimeters of movement sa ground. So yun yung advantage ng SAR, kung maganda yung orbit nila. So we had a study using yung Sentinel-1A images na mapansin namin na lumalayo itong mga portion na to sa satellite. Okay, so syempre ang interpretation natin ay lumulubog siya. Tapos consistent siya kahit anong satellite image ang gamitin namin. This is S1A libre. This is Cosmos SkyMed, mamahaling radar satellite. So mapapansin niyo pa rin yung paglayo nung area na ito sa satellite. Tapos ganun pa rin sa ALOS imagery. So magkakaibang band din. We also tried some sa Taal Volcano last time. So this is a persistent scatterer. So bawat isang point dyan ay persistent scatterer. Tapos i-analyze namin yung movement ng lahat ng points na yan with respect to satellite. So you can do this kind of analysis. So kung umangat ba siya or bumaba siya in millimeters through time from August to January, for example. So hindi makita masyado yung date. Okay. We also had... may na-discover din kami somewhere in the Philippines na isang lugar, isang subdivision na lumulubog. Okay? So mapapansin nyo, in the span of April 2016 to 2018, lumubog siya by almost 20 millimeters. So ang velocity niya per year na detect namin ay 6.5 millimeters per year yung paglubog niya. So imagine what will happen to that place after 10 years or 20 years. So yun yung mga pwede nating makita using satellite imagery. Kaya mo ding mag-detect ng mga fault movements, okay? So na ito na verify na namin, hindi siya recorded as fault officially pero nakita namin yung movement na ito. Okay, sorry. Other applications then, you can use the same technology for infrastructure and assessment. So magagamit din natin to sa DRRs. Of course, our built-up areas. Through time, pwede tayong mag-detect ng urban sprawl. Since may temporal imagery na tayo, for example, ito lang pinakita is 2013 versus 2016. No? So makita natin yung paglawak ng built-up area ng Davao in 3 years. So if you do this, go back in time, mga late 90s siguro or 2010s, tapos i-plot mo yung paglawak niya, you can create an equation para malaman mo kung hanggang saan na yung magiging extents nito in the next 30, 40, or 50 years. So yun yung mga pwede natin gawin dun sa mga planners natin. So they can use that. Dun sa temporal image natin, ginagamit namin for agriculture. We map sugar cane, rice, and corn. Tapos yung ibang AI, ginagamit din namin sa pag-delineate ng fish ponds, and other aquaculture. Okay. So, actually, we have a MOA with Philippine Statistics Authority kasi gagawin nila yung census for agriculture and fisheries sa 2022. So dati, if they do census, of course, they go to the ground, they interview the people para malaman natin kung gaano karami yung sinasaka dyan na rice, gaano kadami yung palaisdaan dito, etc., etc. Now, PSA will use satellite imagery to do it. So, itong pinapakita kong mapa na ito ay hindi na yung PSA ang gumawa nito. Yung AI na sila mismo yung nag-train. So, hindi na sila mag-digitize sa loob ng satellite imagery. Pag natanggap nila yung satellite imagery, they run the AI models, then magkakaroon na sila ng ganito na information. Okay, so, continuous yung, actually, in the past 2 years, nagko-coordinate yung DOST, ASTE at PSA para i-finalize yung mga AI models na to para sa 2022, magka-capture na kami ng nationwide na imageries. Tapos sa 2023, simulan na yung processing. And by then, perfect na yung mga AI models. After that, hopefully, yung sinasabi ko kanina na challenge na wala tayong inventory ay masosolve na natin. So in the next 1 or 2 years, magkakaroon na tayo ng inventory officially from satellite imagery using AI. So gusto ko itong cooperation ito kasi this is the biggest mapping project in the country using AI ever na mangyayari. So in the next 2 years. So yun yung cooperation na ginawa namin. So ito, pinapakita ko sa inyo, si PSA na rin yung gumawa na ito. Diba detection ito, hindi na siya segmentation. Yung kanina na nakikita nyo, segmentation kasi dinidrawing nila yung extents. Okay? Kasi kailangan nila yun. Kailangan nilang i-compute yung area niyan. Kaya nila dinodrawing yung boundaries.
Yung AI yung nag-drawing. Dito naman, kailangan lang nilang bilangin at alamin kung nasaan. That's why binabox na lang and ma-extract na natin yung coordinates nila at maka-count natin kung ilang boxes yan. So malalaman natin kung ilan yung coconut mango trees sa isang lugar, coconut and mango trees sa ibang lugar. Okay, so yung mga other high-value crops, so dinidevelop na rin ng PSA yung mga models for that. Isa pa sa application natin, of course, maritime monitoring. So minomonitor natin lagi yung West Philippine Sea and including yung buong maritime domain natin para makatulong sa pag-alaga to maintain the integrity, okay, of our territories, okay? So ayan, so AI na rin yung ginagamit natin dito, hindi na dinodrawing ng mga tao. Yung mga percentage na nakikita, yung mga numbers na nakikita niyo dito sa isang zoom in diyan ay probability na ship sila. So 90% sure yung AI na ship yan, ito 64% sure lang siya na ship siya. But of course we allow that 70 and above na accuracy or 60 and above na accuracy para ma-detect siya na ship. Okay, so depende din dun sa settings na gagawin mo dun sa na-train mo na AI model. So of course you know already this, nasa front page ng Inquirer ito last time. So ito yung isang ibang klase ng mga mapa na ginagawa namin. An application ng ating mga satellite images is na available right now. Okay, so that's it for my presentation. Thank you very much. You can screenshot this slide if you want to contact the USTST, the Datos Project, Pedro Center, the core facility natin. So nandito po lahat yung contact information. Thank you, Sir Dave. All right. Okay, thank you so much po, Engineer Roel M. De La Cruz po, mula sa DOST Advanced Science and Technology Institute. Okay, so dako na po tayo sa ating first speaker po ngayong hapon. Our next speaker po, currently a science research specialist at the Geology and Geophysics Research and Development Division o GRDD of DOST FEVOCS. She graduated from the University of the Philippines, Diliman, with a Bachelor of Science degree in Geology and earned her postgraduate degree, Master of Science, with specialization in Remote Sensing and GIS from Macquarie University, Sydney, Australia. She specializes in earthquake and volcano-related hazard research and mapping and currently serves as the Scrum Master of the Hazard Hunter PH project and a member of G-Risk Philippines project team. Ladies and gentlemen, para pag-usapan po ang data science tools for informed decision making, the G-Risk PH initiative and the Hazard Hunter PH, let us welcome Ms. GVH Nadwa Balboa. Ma'am? Thank you po, Sir Dave. Hello po. Ayan, let me just share my screen po. Nakikita niyo na po ba? Yes, ma'am. Apo. Naka-presentation na po ba? Or ay, hindi pa po siya naka-presentation, ma'am. Yan, okay. Ayan. There you go. Apo. Alright, so good afternoon, everyone. My name is JV Balboa from the DOST FEVOCS, and I will be sharing with you today some of the recent data science innovations or tools that we have in order to help us make informed decisions when it comes to establishing a disaster resilient community. So for today po, we'll have an introduction and overview of the GeoRisk initiative. Ano-ano ba yung mga innovations or platforms na develop natin within the system? And we'll focus on the usage and salient features of the Hazard Hunter PH. I think yung iba po siguro sa atin dito narinig na po yung Hazard Hunter or the GeoRisk project. So we'll have a brief discussion of those features today. So as we all know po, the Philippines is prone to several natural hazards due to its geologic and geographic setting. Nandiyan po yung ground rupture, ground shaking, liquefaction, tsunami brought about by large magnitude earthquakes. Meron din pong volcanic hazards like lahars and pyroclastic density currents or pyroclastic flows. We have storm surges and landslides brought about by typhoons. So as disaster managers, we need to have this disaster imagination na tinatawag natin by which we are able to generate actions for preparedness, mitigation, response, and recovery plans just in case an impending disaster will occur.
So importante po dito, in order for us to manage or reduce the risk or impacts of these disasters, is to identify ano-ano ba yung mga hazards na pwedeng makaapekto sa ating lugar. What areas are within the hazard zone? Ano-ano yung mga risk na kalakip ng mga hazards na ito? And how do we prevent the losses sa community, sa economy, and sa infrastructure? What will be the possible worst case scenario, or what will be the possible impact sa ating community? Now, as part of CBOC's commitment to optimize the use of geospatial information in its pursuit to empower its stakeholders and effectively communicate the disaster imagination to manage risks and for disaster resilience, the GeoRisk Philippines project was initiated to develop and test related applications and systems to efficiently deliver hazards information to the public. Ang main vision po natin dito is to be the country's central source of information for accurate and efficient hazards and risk assessment to help government increase the nation's resilience to natural hazards. So let me show you po a short video clip about the GeoRisk project and how it started. Hello, ma'am. My apologies. Yes. Wala po ata siyang sound po. Walang sound. Wait. Yes, ma'am. Opo. Thank you po. Ano ba siya magkaka-sound? Sa sharing options po dito sa Zoom, pa-check na lang po, ma'am, yung ano, share sound din po. Wait lang. Thank you, ma'am. Sharing option, share sound. Ayan. Okay po. And response. Yes, ma'am. That is what GeoRisk PH is all about. The Geospatial Information Management and Analysis Project for Hazards and Risk Assessment in the Philippines, or GeoRisk PH. It is an integrated database system that collects and analyzes information for hazard and risk assessments to empower the national government, local government units, private institutions, individuals, and other government stakeholders to better prepare for the effects of natural hazards. GeoRisk PH is a multi-agency initiative led by the Philippine Institute of Volcanology and Seismology, or DOST-PHVOLX, initially funded by the Department of Science and Technology, or DOST, and monitored by the Philippine Council for Industry, Energy, and Emerging Technology Research and Development, or DOST-PSHERD, from 2018 to 2020. GeoRisk PH aims to be the foremost source of information for disaster risk reduction. To achieve this goal, GeoRisk PH has developed platforms and services to facilitate efficient data input and access. Hazard Hunter PH, or Hazard Hunter Philippines, launched July 16, 2019, generates consolidated and up-to-date hazard assessment reports from mandated government agencies. Hazard Hunter PH, hazard assessment at your fingertips. GeoAnalytics PH, launched November 15, 2019. Generates summaries of hazards and risk analysis through visuals, population exposure, and elements at risk to natural hazards. GeoAnalytics PH, risk analysis made easy. GeoMapper PH, launched July 16, 2020, enables the collection of hazards and exposure information that is accurately updated in the database system. GeoMapper PH, map anywhere, anytime. Map and feature services, acquires up-to-date and accurate information from mandated agencies with efficiency and ease. Map and feature services, data sharing at its best. So how does the GeoRisk PH system work? Mandated agencies are engaged in hazard, vulnerability, exposure mapping, and related studies.
Information is consolidated and verified and then filtered. For systematic input and access, a unified data classification system composed of 16-digit thematic codes was put in place. The data is then transmitted to the web and mobile applications and related platforms for easy access to the database system. By reducing data silos and providing innovative methods for data collection, visualization, and analysis, GeoRisk PH will also increase the nation's resilience to natural hazards. GeoRisk PH improves the way we do things, improves harmonized technological innovations and partnerships. There is strength in cooperation. The more we share and collaborate, the closer we get toward world-class environmental hazards and risk assessments. Innovative resilience that could make a difference and make the country a safer place. GeoRisk Philippines, or GeoRisk PH. Innovations for resilience. Atin to! Okay. Wait lang. Ayan. So in essence po, the GeoRisk integrated system was designed such that the government, even amongst each other in the public, will have efficient access to information according to their need. All the information available and being shared doon sa system were being contributed by different agencies. Nakikita niyo po dito yung mga kasama namin na collaborative partners ng mga agencies. At yung mga data po nila or information ay being contributed into a centralized database system. And these are being consumed by the online platforms that are available to the public and our partner LGUs or stakeholders. So, these platforms na sinasabi ko po ay ang GeoMapper PH, the Hazard Hunter PH, GeoAnalytics PH, and the Map and Feature Services. So una-una po, the GeoMapper PH ay isang user-centric online platform, meaning meron po tayong pinoprovide na user credentials, and this is the platform where users can input relevant information applicable for exposure mapping and other resource mapping. In other words, it's a tool for collection, analysis, access, and visualization. So mamaya po, magbibigay po ako ng example kung ano po yung itsura ng ating GeoMapper app. And with map and feature services naman po, users are able to access specific information within the GeoRisk system that they can use for GIS visualization and analysis. This is done through a single URL or what we call API. So hindi na po tayo magbibigayan ng mga shapefiles or mga GIS files, but we will just be using a single URL for you to access yung mga information na nandun po sa ating database system sa GeoRisk. And then the Hazard Hunter PH is a one-stop shop for generating hazard assessment as well as accessing other information or features that you can visually see through a map. We'll talk more about yung mga features ng ating Hazard Hunter PH later. And lastly, the GeoAnalytics PH is an application where you can use the information from the GeoRisk system in order to make analysis, charts, or reports. So later, mapakita ko rin po yung example natin kung paano ginagawa yung ating mga analysis and charts sa GeoAnalytics PH. So ito po yung example ng GeoMapper PH platforms. We call the Exposure Data Mapper. And Situation Data Mapper. So as you can see, there's a way to collect data and then you can visualize this data in a dashboard. So mostly ginagamit, pwede natin siyang magamit pag meron tayong disaster na nangyayari. So may mga applications kami dito during the Cotabato earthquakes in 2019. Tapos this one is the dashboard for DPI para sa mga SMEs nila. In order for them to map yung mga MSMEs. Next is the GeoAnalytics PH.
where you can calculate a percentage of land area prone to hazards. You can also calculate distribution of population that are prone to hazards and calculate exposure of critical facilities to hazards. Kung gusto niyo pong ma-explore more yung geoanalytics, ito po yung ating URL for the GeoAnalytics PH application. Just go to geoanalytics.grs.gov.ph. So ito po yung itsura ng ating GeoAnalytics web application. This is an LGU-based hazard assessment with demographic analysis. So makikita po natin dyan yung distribution ng population na prone to the tsunami hazards. So yung tsunami hazards natin, meron po tayong levels dyan ng inundation depth. So makakalculate po ni GeoAnalytics kung how much of the population will be affected by 1 meter or less than 1 meter or more than 5 meters na inundation depth ng tsunami. Just in case the worst case scenario happens sa dito sa part ng Metro Manila, ng Manila. Okay, there's also the LGU-based hazard assessments. Pwede naman natin magamit for calculating yung exposure ng critical facilities natin to hazards. So dito po, meron tayong data ng mga schools, elementary and secondary schools. So makikita po natin how many elementary schools or secondary schools will be exposed to the tsunami. All right. So for more information on the other platforms under the GRSPH system, you may visit the GRSPH website, our YouTube account. Nandiyan po yung ating Facebook page. And you can also, mayroon pong mga tanong po kayo, you can also email grs@pvals.usp.gov.ph. So ito naman po yung ating focus for today. The platform that we're going to focus today is the Hazard Hunter PH. As I've mentioned earlier, we have the Hazard Hunter PH app na both available publicly on a web application and mobile application. So dati via Google Play Store lang po to available ngayon, pero pwede na po siya or available na siya sa Apple App Store. So yung mga iPhone users can also access the Hazard Hunter PH through the App Store. So, pero meron pa rin po yung ating web application. Just go to the Hazard Hunter PH, hazardhunter.grs.gov.ph na site. But before we proceed, let me show you another video overview clip about this app that we are going to explore more today. So kung meron po kayong smartphone ngayon sa inyo, you can try downloading the Hazard Hunter PH app now, or kung meron po kayong data na pwede pong mag-access sa browser, sa internet browser, you can already go to hazardhunter.grs.gov.ph. Let's watch this video. Are you safe from natural hazard? Are you building your home in a safe area? Or you simply need data for disaster risk management? All these information may be easily accessed at the flick of your finger with Hazard Hunter PH. Hazard Hunter PH is an online application designed to generate seismic, volcanic, hydrometeorological hazard assessment reports, as well as location features. Instead of 1 to 3 days to generate a hazard assessment report, with Hazard Hunter PH, it only takes 15 seconds. This increases the efficiency and ease of doing business. So how do you use the Hazard Hunter PH application? Hazard Hunter PH is user-friendly. Just follow the following steps. Type the location in the search bar. Double-click or tap on the map to select the target area. Initial hazards assessment will appear on the screen. Select the View Explanation and Recommendation link to see the full report. This may be used as a quick reference, but users are advised to request a signed hazard assessment report if necessary.
Hazard Hunter PH is a collaborative effort among government agencies so you can have up-to-date natural hazards information anytime, anywhere. Enjoy free, contactless hazard assessments in one platform. Hazard Hunter PH. Hazard assessment at your fingertips. So, ano nga, again, what is the Hazard Hunter PH app? Sabi ko nga po kanina, it's the country's one-stop shop for hazard assessment. It's an online platform that enables us to perform multi-hazard assessment for geologic and hydromet hazards. You can view or display publicly available hazards and exposure information as map layers, monitor real-time earthquakes, near real-time earthquake events, generate summary hazard assessments for active volcanoes, and you can also download yung mga hazard maps natin. It uses the latest hazards information from mandated agencies so you are assured that the assessment you get is up to date. Whether it be for work-related functions or for personal use, like knowing the hazards in or near your house or business, or perhaps may gusto po kayong property na gusto nyo pong bilhin, or you'd like to know kung prone ba siya sa flooding, landslides, or kung may active fault ba dun sa area, this app will be useful for you. So firstly, isa-isahin ko lang po briefly yung mga features ng ating Hazard Hunter app. Firstly, the Hazard Hunter PH can perform multi-hazard assessment using information from the different government agencies. In just one tap or click, you will see the assessment result and a map that shows the distance of the location of the area of interest with respect to the nearest active fault and active volcanoes. Meron din po tayo dyan, makikita rin po natin dyan kung ano yung mga nearest critical facilities, nearest hospitals or nearest schools dun sa kinlik natin na location dun sa map. And you can generate a summary assessment report showing the explanation and recommendations from mandated agencies like PAGASA and MGB. So yung mga assessments po natin dyan coming from PVOLCS and coming from PAGASA and MGB are all legit po yan, nagaling po talaga sa PAGASA and MGB yung ating mga data na nasa Hazard Hunter. And secondly, you can have a quick volcanic hazard assessment overview. Here we see elements such as schools and health facilities at risk to lahars from Mayon Volcano. So makikita po ilang barangays, schools, and health facilities that may be affected by volcanic hazard, including lahar, lava, pyroclastic density currents, kung ano po yung available na data na meron tayo for an active volcano, mga hazards ng active volcano, makikita po natin yun dyan sa ating Hazard Hunter app. May list po itong kasama that you can download. So kung nakikita niyo po ilang mga, may mga schools or facilities na within the hazard within the hazard zone, so meron po tayong mag-generate na report dyan, mag-download po natin yung table kung ano-ano po yung mga schools na yun or ano-anong mga facilities yun na within the hazard zone. Next po is the, on the left panel, makikita nyo po dyan, under hazards, you will see the available hazards which can be displayed on the map by just clicking the tick boxes. So pipili lang po kayo dyan kung ano yung gusto nyo pong makita sa mapa. In this example, we check the ground rupture, yung active faults, and liquefaction hazards. So you can overlay each hazards whichever you want shown. Kahit pagsabay-sabayin nyo pong i-open yan, i-open yung mga hazards, makikita nyo po siya doon sa ating mapa. And under the hazards options is the exposure. Meron din po tayong mga exposure data. Just click exposure to view the school location and other elements at risk or critical facilities. So yung mga school locations po natin dyan ay nagagaling from DepEd and yung health facilities ay galing from DOH. In this example, we chose the elementary and secondary schools to be displayed on the map together with the hazards information. So yeah, this is for ano lang, for visualization kung gusto nyo lang po makita within the map. We also have other layers that will
that Feebox also generates. So ito po yung ating mga PGA. You can just click the advanced players to display the peak ground acceleration. So mag-click niyo po yun, magkakaroon ng mga isolines within the map showing the peak ground acceleration and spectral acceleration. In the future, we'll have the short period and long period microzonation data na rin na malalagay po dun sa ating Hazard Hunter app. So ito po yung mga information na very useful sa ating mga structural engineers at sa mga nag-aaral ng earthquake engineering. So ito po ay makikita na rin sa Hazard Hunter app. Kung naghahanap naman po kayo ng hazard maps, we also have it here. Just look under resources and click download maps. So piliin nyo lang po yung target area to download the available hazard map based on region, province, or municipalities. And the hazard maps will appear at the bottom, which you can download in JPEG and KMZ formats. In KMZ formats po, pag pwede nyo po ma-display na ang base map nyo ay sa Google Earth. Pag wala pong lumabas na maps, either it's either ongoing pa po yung mapping natin doon sa area or wala pang hazard map na available. Or baka wala talagang hazard yun sa area. So you can always check for future updates dito pa rin po sa Hazard Hunter PH app. So you see, parang hindi nyo na po kailangan magsumulat pa sa amin kung kailangan nyo po ng mga hazard maps na kailangan nyo po as DR officer, DRM officer. So pwede nyo na pong ma-access lahat po ng mga hazard maps na kailangan nyo po dito po sa ating Hazard Hunter app. Next, and also very important information, it can also display earthquake plots as recorded by the Philippine Seismic Network of Feebox. So using the events monitoring display option, you can filter the earthquake events shown. So kung gusto niyo po makita yung mga magnitude 5 and above na earthquakes recorded, halimbawa in September of 2021, you could do that here. Pwedeng as of yesterday or within 7 days or kahit ano within a custom range na pinaprefer niyo, gusto niyo po makita kung gaano karami na ba yung mga earthquakes na nangyari sa isang area within a span of time. So there's also a built-in alarm. So actually, pag naka-open po yung Hazard Hunter app sa phone nyo or sa PC nyo, mag-a-alarm siya every time na may earthquake na nare-record po yung ating opisina. There's also another tab here, which is the volcano tab under the events monitoring module, where you will see the current alert level of our active volcano. So kung gusto niyo rin po maging updated sa mga alert levels ng ating mga active volcano, so nandiyan din po yan sa ating events monitoring module. And lastly, this is a limited feature po. The Hazard Hunter PH also have information on event-specific pre-disaster risk assessment or PIDRA as submitted by MGB. So we did this first during the Typhoon Ulysses where MGB submitted pre-computed list of areas that may be affected by rain-induced landslides and floods brought about by Typhoon Ulysses. Today, the app shows PIDRA information for Typhoon Rolly in November 2020. And just recently, MGB also submitted PIDRA for Typhoon Aurim. So every time po may update na binibigay ang MGB na PIDRA, so pwede po rin natin yan i-upload dito sa Hazard Hunter app for you to have the information about it. So meron din po din, makikita nyo rin po, some important advisories from Feebox may also be accessed using the Hazard Hunter PH app. So for since we are pressed for time, hindi ko na po masyadong na-detalye yung mga features ano po ng Hazard Hunter app, but you can try to explore it on your own. Intuitive naman po siya, and you can also watch other instructional videos that we have dun sa ating YouTube channel. Like na rin po and subscribe na rin po for you to be updated sa mga latest innovations or features that we'll have in the future. Ayan po. So, ibalik ko lang po itong ating flowchart kanina on actions for effective disaster management. So, we need to make use of the available technology. Sabi ko nga po, as I've discussed earlier, we can use the Hazard Hunter PH app or any apps that we have in order to identify and assess the hazards within our vicinity so we can properly prepare and mitigate with actionable plans. Diba? So we already have the right tools
And what we need to continue on doing is to collaborate and sustain the efforts made by mandated agencies into providing us with the right information for us to be well informed and be more resilient when it comes to disasters. If we are able to make effective and efficient disaster risk related products and services like the Hazard Hunter PH and other innovative apps, then the public would become more aware and be prepared. So thank you po sa inyong lahat sa inyong pakikinig. And if you have questions, just feel free to ask here in the forum po or on the chat box. And thank you po. All right. Once again, ladies and gentlemen, Ms. G.V. Balboa po from the DOST folks. Okay, thank you so much, ma'am. Okay, so sa mga punto pong ito, no, ay dadako na po tayo sa ating open forum ngayong hapon kung saan ang ating mga participants po ay inaanayahan na magtanong sa ating mga speakers po. No? So paano ba tayo makapagtatanong? Pwede po tayong mag-chat sa ating chat box po or pwede po tayong mag-raise ng hand po, no? At nang sa gayon ay ma-address po namin kayo ng maayos at tatawagin po namin kayo to open your mic, okay? May mga questions po ba tayo from our participants po? We have 84 participants po ngayon, no, dito sa ating Zoom platform. And for sure, mayroon din pong nanonood live sa atin pong Facebook Live. Okay. Okay. Well, dito po sa ating chat box. I'm checking our chat box for right now. From MDRMO po ng LGU Buena Vista. Hello po, ma'am sir, meron po ba tayong katanungan po? Wala pa so far. Ah, okay, ito nag-chat po ang okay, yan na. Dumadating na po ang ating mga katanungan. First question po, gaano po katagal ang generation ng image? I'm sorry po, no, from the LGU Buena Vista po, can we specify this question po, sir? Pwede po ba kayong mag-unmute po, sir? Okay, so habang ayan, okay. Hello, sir. Magandang hapon po. Magandang hapon, sir. Ask ko lang po dun sa DOST ASTI po. Gaano po katagal yung generation ng ng image? I mean, gaano siya kabilis? If there's an ongoing disaster, halimbawa bagyo, gaano kabilis nila kayang ma-generate yung halimbawa flood risk na image? Hi sir. Thank you sir. Kung dumating na yung data set, sir, we can do that in 2 hours. 2 hours po. Yes, mabibigay na namin sa inyo. So, minsan late kami kasi the next day pa dumadating yung satellite image. Yun lang yung bottleneck natin. Pero once na nandito na siya, in 2 hours, marirelease na po yung information. Okay, thank you po. Thank you. Alright, thank you so much, sir. Okay, another question po, no, para sa ating mga speakers po. Specifically po, from the ASTI po ulit, from Sir Pike Sariego po sa PSTC Palawan. Question po para sa presenter from ASTI. Paano po ba ito ma-avail ng mga local government unit o provincial government yung services po na naipresent niyo daw po kanina, engineer? Hello, sir. Hello, Sir Pike. Merong request process to do it. So, kailangan nyo lang mag-send ng request letter sa aming director. I-send ko dito sa chat yung pangalan. So, siya si Dr. Franz A. De Leon. Tapos, director siya ng DOST ASTI. Tapos, i-send nyo lang siya sa info@asti.tosti.gov.ph. Pinag ko na rin po. So pag isasama niyo po sa request niyo kung ano yung kailangan niyo, for example, if you want a satellite imagery, sabihin niyo kung anong area, kung makakapagbigay kayo ng shapefile or KML file, better para ma-prepare nila sa inyo. Pero pag nag-send naman kayo ng request, may mag-i-email naman sa inyo from the Pedro team para kausapin kayo kung ano yung needs niyo talaga. Okay. So ayun lang. Thank you very much, sir. Magandang hapon po. Naisip ko lang po kasi ang ganda ng technology na yan, kaya lang kung centralized tayo lahat sa ASTI,
Parang siguro mas may better option kung pwedeng magkaroon ng access talaga ng medyo, hindi naman natin ano no, hindi natin sinasabi na hindi maganda yung nasa ASTI, pero kung hindi mapakinabangan po yan katulad ng mga local government dito, mga municipal agriculture office, lalo na parang sayang din ano, nakikita ko talaga malaki ang value para sa kanila, kasi yung dito katulad sa Palawan, hindi alam mo ilan talaga yung isang puno ng kasoy eh, 'di ba? Parang pwedeng-pwede yung ganyang technology. So thank you very much po, sir. Thank you, sir. All right, thank you so much po, Sir Pike. Do you have another other questions po from our participants sa mga puntong ito? Currently checking din po kami ngayon sa FB Live po namin. Tinitignan po namin kung may mga questions din po doon ano, ang ating mga viewers po. From actually nag-chat po kanina ang CDRRMD Kalapan, Sir Dennis Escosora. My apologies, sir, pero may question po kaya kayo sa ating mga speakers po ngayong hapon? Okay. Hello, Dave. Hello, sir. Opo. Sir, pwede akong pwedeng mag-comment o mag-ano, suggest. Sure, sir. Apa? Makikita natin, pwede at saka dapat mag-request ang mga local government units, no? Mga provincial government, Palawan, Marinduque, Mindoro, no? Romblon. Ang isasuggest ko ay mag-request din yung region, yung Mimaropa. Kasi yung pagdating ng disaster sa atin, damay-damay tayo ay. Kung maaring apektado ang isa, ay dapat yung mga karatig na island provinces, ano, ay tutulong. So, dapat yung mga information na yan ay accessible doon sa mga kinakaukulang offices ng mga provincial government, para pwede silang mag-decide kung ano ang gagawing action. So, suggestion ko lang naman, naisip ko lang. Dapat talaga kanya-kanyang mag-approach ano, at gumawa ng request para magamit yung technology na yan. Ang isang sinasuggest ko, dapat meron din ang buong region. Okay, sir. All right, thank you so much po. That is well noted po, sir. You know, thank you so much po for that suggestion po, ano, sir. Okay. Aha. Okay. Okay, so sa mga puntong pong ito, ano, since wala pa pong nagtatanong, ano. Ma'am JV, opo. Okay lang po kaya, ma'am, nabigyan po natin ng highlight po, ano. Kung paano po ito yung pre-present po ninyo kanina, ma'am, ano. Kung paano kaya ito magagamit ng LGUs natin yung technology nito, at saka kung saan nila pwede ito makuha or ma-download po, ma'am. Alin po? Yung Hazard Hunter? Yes po, opo. Yung Hazard Hunter po, available siya as web application. Pero kung gusto niya po siya na naka-built-in na sa phone niyo, pwede rin po siyang maging mobile application na pwede niyo pong i-download sa App Store or sa Google Play Store. So kung may Android po kayo, nasa Google Play Store po yan. Yung kung may iPhone po kayo, nasa App Store po siya. Pero kung ano po, ma-access nyo rin siya anywhere sa desktop nyo po. Just go to hazardhunter.grs.gov.ph po. Opo. Okay, ma'am. Thank you po. And for sure, ano po ito, no? Libreng-libre po ito sa ating yes, sa app, sir, po. No? Okay. May karagdagang yes, sir, request ako. Opo, sir. Nag-i-increase dito ngayon sa Oriental Mindoro, ewan ko lang sa ating ibang probinsya sa Mimaropa, ang interest sa aquaculture, specifically sa pag yung mga intensive culture ng hipon. Yan ay high investment. So ang itatanong ko ay karamihan yata ngayon ng participant ay LGUs. Kung hindi ako nagkakamali.
ay pwede bang ma-access yan, yung mga applications na yan ng industriya? Ng mga individual na investor or mga association para magamit nila, halimbawa kung ang area nila ay sadyang vulnerable, baka dapat ay hindi na doon mag-setup ng investment, ano, ng palaisdaan o kung ano mang istruktura, magagamit ba namin ng private sector? Okay. Anyone po from our speakers po ang gusto pong mag-respond sa question po ni Sir Ray? Sir. Yes, sir. Unfortunately, yung data sets na ito ay open lang for government agencies and academic institutions. So, what you can do ay ask the local government unit to get the information. Ang limitation lang naman kasi nito is hindi siya pwedeng gamitin for commercial purposes. Hindi namin ma-directly ibigay sa private entities kasi limited din kami sa contract namin sa mga providers. And actually, yung technology na diniscuss ko ay approved na for commercialization ng DOST. So meron ng partner private company na magiging vendor ng technology later on. So it can be both in commercial settings later on. Pero nagsisimula pa lang yung commercialization stages but already approved na. Thank you, Dr. Ruel. Hindi pa doctor, sir. Hindi, pinopromote na kita. Salamat, sir. Thank you, sir. Hindi, naisip ko lang kasi together with DOST at saka Mindoro State University, ang private sector dito na nasa aquaculture ay nag-uugnayan tungkol sa pag-monitor ng mga water parameters. Eh sa tingin ko, napakahalaga niyan na alam ng mga investors kung sila ay nasa tamang lugar o kung sila ay exposed or kung sila ay open ano to ganyang mga disasters. Ipapadaan na lang namin sa aming partner na academia, which is MINSU. So maganda, merong ganung ugnayan at saka sa aming partner, of course, mismo DOST at saka yung provincial agri office namin. Para yung data ay magamit ng government for policy making. Halimbawa, paglagay ng mga structure, ano, mga protection dike. Napakahalaga na maintindihan nila na yung protection dike na yon napakamahal noon ay talagang kailangan o hindi naman kailangan base sa data ano. Yes sir. Pwede yan sir actually we can meet yung university partner ninyo and yung DOST ST to discuss a possible research collaboration for that po. Maganda po siyang application sir. Ayun, napakaganda noon. Salamat po. Yes sir. Okay. Email dun lang dun sa sinend ko na email address kanina sir, ikakascade naman yun papunta sa amin, yung info@asti. So, kung mag-inquire kayo doon, idediretso naman yun sa akin nung admin ng DOST Asti. Okay. All right. Thank you so much po, engineer. Thank you, sir. Also, thank you po. Okay. Ma'am GV, may gusto po kayong i-add, ma'am? Dito po sa discussion na ito. Sa tanong po ni Sir Rigo, ako po kanina. Yes po. Yung Hazard Hunter app po and the GeoAnalytics app are both available to the public. So, hindi niyo po kailangan magbayad dyan or basta pumunta lang po, basta may internet lang po kayo, ma-access niyo po yan. The GeoMapper app po meron kasi siyang user credentials but it can also be available for private sectors. Basta, kailangan lang pong mag-usap, just send us a request kung ano po yung kailangan or para saan siya gagamitin. So, basta meron lang po yung meron pong mga MOA na gagawin or pag-uusap na gagawin po. Sabi ko, yung mapper. Yeah. Dr. JV, meron po akong idadagdag. 10 years ago, mayroong inumpisahan ang provincial government ng Oriental Mindoro to address yung flooding ano sa Oriental Mindoro. Ilang dekada na lagi talagang problema yung pagbaha. Ang dinisign
ng University of the Philippines National Hydraulics Research Center ay patungo sa isang integrated water resource management system. Naaprubahan po yung project na yan. Yan po ay naisubmit sa dating secretary ng DPWH, si Ginoong Babes Singson, ano? Rogelio Singson. At yan po ay naaprubahan na budgetan. Ang akin po, yung pong project na yan, limang components po yan eh. Pamula sa ridge, ano, reforestation, tapos ay erosion control using sabo dam, tapos paggamit po ng tubig na dumadaloy to generate power, hydropower, pababa po ay irrigation system, at ang panghuli po ay bulk water system, water supply, at saka protection ng ating corals. Ang itatanong ko po ay ganito, yung po bang technology available sa atin na pinoprovide nyo, pwede po bang gamitin ng provincial government ng Oriental Mindoro para po magawa ang assessment, gawa 50 component yan, mula, sinabi ko nga po, mula sa taas, ano, magkaroon po ng assessment, characterization nung pong solution na ino-offer ng University of the Philippines dun po sa lugar ng mag-asawang tubig. Paakyat po yun dun sa watershed. Ang kailangan po dun ay assessment. Yung po bang iniisip ko ay feasible na matingnan at magkaroon ng MOA ang provincial government ng Mindoro at saka ang PhilBox? Kung for assessment lang po, sir, pwedeng-pwede talagang gawin na sa Hazard Hunter app. Ay, salamat. Ano po ang gagawin? Ano lang po yung location. Ipo-point nyo lang po kung saan yung gusto nyo pong i-assess. Kung saan po yung location, yung exact location ng mag-asawang tubig. Ano ba yun? Mag-asawang tubig nga po. Mag-asawang ilog. Mag-asawang ilog. Ay di ang provincial government po ang magre-request, ano? Kahit hindi na po, sir, mag-request. Kung gusto niyo lang po for information, pwede na po yun. Pero kung kailangan po ng official na hazard assessment from us, yun po yung kailangan po mag-request. Iyon po, Dr. JV, kailangan po ito ay formal gawa. Gawa po ha. Magre-request ng funding, napakalalaking mga project niyan, yung limang components na binanggit ko, yung hazards po involved, ano? Sabi ko, pamula po sa taas hanggang pagbaba, erosion control, sabo dam technology, yan po ay sa plano ay magre-request ng funding from ADB at saka World Bank. Napakahalaga po nung yan, yung assessment na yan. Kaya dapat po formal, ano? Opo. For official hazard assessment request, meron na po kaming din online application. So baka hindi natin po kailangan ng MOA noon. Ano lang po, just go to has.pvolks.ust.gov.ph. Ipo-post ko po sa chat box. Sige nga po. At i-re-recommend namin sa aming governor. Ito po. Salamat po. All right, thank you so much po. Okay, so makikita na po natin ito, Sir Ray, you know, yung sunod po ni Ma'am JV po na for official hazard assessment request po. Makikita po natin ito sa chat box, sir. Okay, thank you so much po. Ay, naka-mute kay sir. Ano po yan? Thank you. Okay, sir. All right. So, meron pa po kaya tayong tanong na pwede po manggaling sa ating mga MSMEs, sa ating mga LGUs, and syempre sa ating mga PSTCs po, no, na nandito ngayong hapon sa forum na ito. Meron pa po kaya tayong other questions? Okay. So, wala naman na po siguro. So, I think dito na po nagtatapos ang ating open forum, no? First, sa mga other questions po, no, kung may, sa ating mga participants, kung may naisip po kayong katanungan, pwede nyo po kaming i-reach sa aming official email po, and yung mga ano po, ano, mga sinend po na information ng ating speakers, pwede nyo na po sila dong ma-coordinate po directly. And nasa chat, nasa atin na pong chat box din ang
URL po no, for the Hazard Hunter PH and yung link po for the mobile application po nito. Okay. Okay, so dako na po tayo sa oh, may nag-chat. Okay, wait lang po. Ay, oh yun, si Engineer din po. Ay, nag-send na rin po ng kanyang email. Makikita po natin ito sa chat, sa kanyang chat. Sa ating chat box po, no? Pwede po natin silang i-contact po anytime. Tama naman po, Engineer, ano? Okay. Oh, okay. Salamat. Opo, thank you, Sir Ray. Okay, so dako na po tayo sa ating awarding of certificates po, no? Sa ating mga speakers. Okay. Next slide po. Okay. Let me read the certificate po, no? From the Department of Science and Technology, Mimaropa Region. This certificate of appreciation is given to Engineer Ruel M. De La Cruz as research speaker in the forum entitled Establishing a Disaster Resilient Mimaropa through Data Science and Artificial Intelligence Application in Disaster Risk Reduction and Management, organized by the Department of Science and Technology, Mimaropa Region on 27th of October 2021 via Zoom platform. Given this 27th day of October 2021, signed by our regional director, Maria Josefina P. Abilay. And yan, thank you so much po. Pwede po kaya nating maimbitahan po si Engineer Tama, Engineer sir, okay lang po pa-open po ng ating camera and then MIS po spotlight po natin for our documentation purposes po. Okay. All right. MS, pa-capture na lang po. No? Also, iniimbitahan po din natin ngayon, nandito din po ang ating regional director po, si Dr. Maria Josefina P. Abilay. RD, okay lang po kaya na pabukas po na ating camera, ma'am, for our documentation purposes lang po. Okay, okay. Thank you, ma'am. Opo. Naka-on na yung camera ko. Hindi naman right. Po naman nakakayan. There you go. Okay. Good afternoon. Okay. So, MIS, pa-capture na lang po, no? 1, 2, 3. Smile po tayo. Okay po. Okay, thank you so much po. Thank you so much po, Engineer. Thank you so much din po. Thank you din. Thank okay. you, ma'am. Okay. Now, let us proceed po, no, sa awarding of certificate po for our next speaker. Let me read the certificate po. Department of Science and Technology, Mimaropa Region. This certificate of appreciation is given to Ms. JVH Nadua Balboa as resource speaker in the forum entitled Establishing a Disaster Resilient Mimaropa through Data Science and Artificial Intelligence Application in Disaster Risk Reduction and Management, organized by the Department of Science and Technology, Mimaropa. Mimaropa Region on 27 of October 2021 via Zoom platform. Given this 27th day of October 2021, also signed by our regional director, Dr. Maria Josefina P. Abilay. Okay? Picture po tayo, ma'am. 1, 2, 3. Okay. All right. Thank you so much po. Thank you po. Thank you so much din po, ma'am. Opo. Okay. So dito na po nagtatapos ang ating forum po ano ngayong hapon, pero bago po ang lahat ano, bago po tayo mag-CLS, okay lang po kaya anyahan po natin lahat ng participants na buksan po ang ating mga camera para po naman sa photo ops po natin kung saan sama-sama po tayo for our documentation purposes lang po. This photo ops is to be facilitated po ulit by our MIS. Okay. Okay po, mayroon po tayong 4 pages. So first page po, so smile lang po tayo. 1, 2, 3. Okay, first page. Second page naman po. 1, 2, 3. Okay. Sa third page. 1, 2, 3. So yung last pages po natin, yung mga wala na pong. Okay po. Done na po sa picture taking. Alright, thank you so much. So dyan po nagtatapos ang ating forum po ngayong hapon na pinamagatang Establishing a Disaster Resilient Mimaropa through Data Science and Artificial Intelligence Application in Disaster Risk Reduction and Management. Alright, muli ako po inyong lingkod, Dave Malonzo, mula po sa DOST Mimaropa, hatid ay makabagong solusyon. Thank you po.
Oo nga po pala, no? Paalala lang din po sa ating mga participants po ngayong araw po, no? To accomplish our evaluation of form po and attendance sheet, dahil diyan po nakasalalay, no? Kung sino lang po yung mga nakapag-fill out po nito ay ang makakatanggap po ng Certificate of Participation po. Okay? Thank you so much po. Ang link po pala for this one, yung sa attendance sheet and evaluation form ay makikita nyo po sa inyong mga chat box. Thank you po!